kasi nakafocus ka dun sa loss. Hindi ka nakafocus dito sa 20% na to. Hi, magandang araw kaibigan. So in this video, labas muna tayo sa common topic natin sa trading and investing. But before that, bago natin siya pag-usapan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa video na to, hit subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos natin. Dahil sa channel na to, nag-upload ako ng mga Stock Market 101. Also, in this channel, ito na din yung journal ko ng mga trades ko. So, dito ko nilalagay yung mga learnings ko. And also, gusto ko din siyang i-record para pag napanood nyo or ng mga subscriber is may makuha kayo. Kasi ganun naman tayo sa trading. So, kung ano yung pwede mong kuhanin, iti-take mo yun. And kung ano yung hindi mo nagugustuhan, just let it go. Huwag mong kuhanin. Anything na makaka-add up lang dun sa value ng strategy mo. Yung mga makukuha mo kasing yun, yun din naman yung magdadagdag ng value sa strategy mo para maging winning strategy. And speaking of winning strategy, yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, eto yan. What makes a successful trader? So, 10% is winning system. So, yung winning system na yan, yan yung strategy mo. Bounce ba yan? Momentum ba yan? Bottom fishing ba yan? Darvas ba yan? What else? Lahat ng mga strategy, name it, kung ano man strategy na ginagamit mo ngayon. That suits your personality. So, yeah. So, kasi sa trading kasi, malalaman mo ano ba yung klaseng personality ang meron ka. Gusto mo bang nag-aabang ka sa pinakababa, which is bottom fishing? Gusto mo medyo sigurista ka? Gusto mo talagang nakikita mo umaakit na yung stocks? So, focus ka sa momentum. So, that's your strategy. Then, 30% is position sizing. So, yung position sizing, yan yung how many shares ang bibilhin mo, and yung risk management mo, ito lang yung risk mo, tapos nun, ito yung reward mo. So, dapat ganun lagi yung trades mo. Mas mababa yung risk compared mo sa reward. Let's say, tatlo yung trades mo, natalo ka ng 2 beses, but ito yung risk mo. And, nanalo ka ng 1 beses, ito yung reward mo. So, nandun ka sa point na pwedeng mag-break even lang yung trades mo out of those 3. So that's the possible scenario. But what if kung ito yung natalo ka ng 1 beses and ito lang yung risk mo, then manalo ka ng 2 beses na ito yung risk, ito yung reward mo. So doon sa ganung setup do sa pangalawang sample ko, panalo ka doon kasi maliit lang yung risk mo and nanalo ka ng 2 beses na mas malaki. And doon sa una namang sample, nagbe-break even ka. So, that's your position sizing, risk management, and how many trades or how many shares yung ginagawa mo. So, that's position sizing, risk management. And yung pinakamalaking part is yung psychology. Marami na ding study na ganito daw talaga dapat ang system, sistema natin. Dahil wala naman talagang holy grail sa trading ng stocks. Ang sabi nga nila dyan, hindi mo mahahanap ang holy grail kahit kanino dahil ang holy grail is ikaw mismo. So, ikaw mismo, gagawa ka ng sistema para sa'yo and ito dapat yung laman ng sistema mo. So, for today, so meron tayong pag-uusapan na psychology, trading psychology, na focus on discipline. Okay, so for that, it is called loss aversion. Let's say maglalaro tayo ng toss coin. So, sa toss coin, syempre may 2 result lang. It's either head or tails. Then,
sa head or tails na yon, pipili ka ng isa. Then kapag nanalo ka, bibigyan kita ng 5,000 pesos. Pero kapag natalo ka, bibigyan mo ako ng 5,000 pesos. Would you play the game? So, may mga tao na hindi ite-take yung game na yon. So, let's go to the second sample. So, sabi dun sa second sample, okay, kapag nanalo ka, bibigyan kita ng 6,000 pesos. Pero, kapag natalo ka, bibigyan mo ko ng 5,000 pesos. Would you take the game? So, siguro meron ng gustong mag-take ng game, pero meron pa rin ayaw mag-take ng game. So, upgrade pa natin ng isa pa. So, kapag nanalo ka, meron ka ng 7,000 pesos. Kapag lumabas yung pinili mo sa head or tails. But kapag natalo ka, still 5,000 pesos bibigyan mo ko. Are you willing to take the game? So, meron sigurong okay, pero merong hindi. That's because meron tayong psychology na tinatawag na loss aversion. Dahil yung loss aversion is nakafocus ka dun sa matatalo. Hindi ka nakafocus dun sa makukuha mo. So, yun yung sample dito sa Trade Brains. Pero kapag nilagay mo siya sa trading na, we'll use this chart and trade for that sample. Ito yung trade ko sa Security Bank or SecB. So kung hindi mo pa napanood yung logs, trade log ko for this stock, I will put it na lang sa taas yung link para mas maintindihan mo yung loss aversion na experience ko dito sa stock na to. And naka-experience ako ng loss aversion pero hindi ko dinamdam kasi dapat hindi ka nga mag-focus dun sa loss, dapat mag-focus ka dun sa gain. So para ma-explain ko siya, punta tayo dito sa Investa Journal logs ko. Pinili ko sa 85.3, binenta ko sa 102, 85.3, 102. So plot natin yan. So mga ganyan. Then ang na-experience kong loss aversion dyan is ayan, nasa 20% na siya. Then pero yung araw na yun, umakyat yan hanggang dito. So around 27-28% yan. So, ang loss aversion na may experience mo sa mga ganyang trades is umakyat siya, diba? Tapos bigla siyang bumaba. Ngayon, nag-expect ka na i-hold ko to kasi baka umakyat ulit. Hindi natin alam kung ano pang susunod na mangyayari sa mga susunod na araw. And minsan, may nangyayari na dahil umaasa ka na aakyat ulit, dahil nga na-experience mo na yung 28%, baka bumalik ulit doon, saka ka magbibenta. Akaso ang mangyayari minsan, mas bumababa pa yung percentage of gain. Doon mo nararanasan yung loss aversion kasi nakafocus ka doon sa loss. Hindi ka nakafocus dito sa 20% na to. So that 20% is a lot of gains na. Or I think ang percentage ko dito is nasa 19 or 17 or 19. So yung 17-19% na yan is sobrang laki na yan ng percentage na win na yan. Pero nakatingin ka kasi dun sa loss ng yung na-loss na 28%. So yun, loss aversion yun. Kung dapat naka-exit ka na, umi-exit ka na, huwag mo nang masyadong tignan yung loss mo dahil meron ka namang gains. Yeah, that's it. I know, iba-iba tayo ng thinking minsan, pero
mostly dyan tayo natatalo sa ganyang thinking kasi umaasa tayo na babalik ulit sa dating presyo or nasaktan tayo dun sa nawala sa atin and nakatingin tayo dun sa nalos and hindi tayo nakatingin dun sa nag-gain. I hope nagustuhan nyo po tong video na to and may nakuha kayo na pwede nyo idagdag sa trading strategy nyo. Remember, ang 60% po sa trading success natin is yung psychology. So, always lang po natin i-develop yun. And, yeah, I think yun na po yung lahat yun. And, if you like this video, support me by subscribing and hitting the notification bell para naman po updated kayo sa mga bagong uploads natin. That's all. Thank you. Bye-bye.